Solyut. Ako na po ba? So, ibig sabihin, solution, pinagalong, solyut, at solvent. Ako na po ba? Huwag malilito, ha? Kung ano yung hinihingi na, solyut, yun yung bibigay nyo solyut. Kung ano yung hinihingi na, solvent, yun yung bibigay nyo solvent. Pero kapag hinihingi yung solution, hahanapin nyo yung value ng solyut at solvent. So, nako na po ba? So, ano ulit ang mass ng solution natin? Two to five. Oh, we have 240. Naka na po ba? Sabi kasi natin, mass of solution. So, ibig sabihin, pinagsamang solute at solvent. So, nagets na po ba? Ito yung solute, di ba? Yung asin yan, yung NaCl, 15 grams of salt. Tapos, 225 grams of water. So, huwag kayo mali dito kasi grams ang ginamit natin. So, this is a mass ang kinukuha natin dito. Ano po ba? Wherein the density of the water is equals to 1 grams per ml. Yan po ah. So, yan yung density ng ating water. Ito lang po. So, ayan. Balik tayo. So, we have a 240 grams. So, ayan. Nakakasunod na po ba? Times 100. So, anong sagot? 15 over 240. Ayan. Huwag kayo malilito. 15 over 240. Ilan po ang sagot? 15 over 240. Pero saan ulit nang galing yung 240? Alin? Ngayon po, saan daw po ulit nanggaling yung 240? Sabi natin dito, based sa formula, di ba po? Huwag malilito ha. So, pa-off mic muna. So, yan. Ang ating formula, percent by mass is equals to mass of solute over the mass of solution. So, ang sinasabi nating solution dito ay pinagsamang solvent, yan, solvent plus solute. Yan, ito yung solvent ha. So, ibig sabihin, para makakuha nyo yung value ng solution, kailangan nyo pagsamahin yung solvent at solute. Ako na po ba? So, wherein, itong NaCl na to, ito si solute. And then, yung water natin, ito yung solvent. So, nako na po ba? So, pagsasamahin nyo yun. Okay na po. Nagets na po ba? Okay na po. Yan, okay na. Very good. Yan, very good, very good. So, now, 15 over 240. So, we have 0.0625. So, times 100. Ano po ang sagot natin? 6.25. We have 6.25%. Ako na po ba? So, ito yung percent by mass ng NaCl sa solution. So, ibig sabihin, 6.25% yung asin doon sa solution na yan. Nagets na po ba? Yan yun. So, nakuha na po ba? Madali lang ba? Basta wag malilito ha. Pag inahanap, si solution, pagsamahin si solvent at solute. O, ano po ba? So, yan. Napakadali lang ng formula na yan. So, may questions pa ba about dito sa ating percent by mass? So, yan. Kung walang tanong. Yan. Basta may formula. Basic lang yan. Yan lang mismo yan. So, ano po ba? So, yan po. So, now, let's proceed on percent by volume. So, yan po. Pangalawa na to ha. Pangalawa. Pwede pa ulit. Sa ang part? Sa simula. So, ulitin natin na percent by mass is equals to mass of solute over the mass of solutions times 100. So, yan po yung ating formula for our percent by mass. So, wherein, makukuha natin dito kung ilang percent yung solute na nasa isang solution. So, nakuha po ba? So, dito, para makuha natin yan, kailangan natin yung PM or yung percent by mass is equals to mass of solute. So, kung ilang grams yung solute, dapat nakaparehong grams yan ha. Parehong grams. In grams yung unit nila. So, na times 100. So, na based dito sa ating given, eto. Based sa ating given, we have 15 grams of NaCl. So, that is considered as the solute. Kasi siya yung asin. Siya yung tinutunaw. Nakuha na po ba? And then, 225 grams of water. So, eto yung pangtunaw natin or eto yung solvent natin. Nakuha na po ba? So, dito. So, let's substitute those values. So, ito, 15 grams. So, now, sa 15 grams of NaCl, ito yung solute natin. Kasi based sa ating formula, nasa taas si mass of solute.
So now, ito sa baba, si 240 grams. So saan siya nakuha? Based sa ating formula, mass of solution. So ibig sabihin, solution is equals to solvent plus solute. So ito si 15 grams si solute plus 225 grams si solvent. So kaya natin nakuha yung 240 grams. So tapos, times natin sa 100 para makuha natin yung mismong value niya in percentage. Tapos, solve nyo lang. So yan. 15 over 240, 0.0625 times 100. So we have 6.25% of NaCl in a solution of NaCl water solution or salt water solution. So nakuha na po ba? So what if, oh, another example para mas maintindihan. So what if, nagdagdag tayo. So we have 30 grams of NaCl in a 340 grams of water. So what would be the percent by mass? What would be the percent by mass of that salt water solution? 30 grams. Ilan po? 30. 40? 30 grams. Sige, pa 30 grams. Well, pa-comment po yung sagot niyo para ma-check natin kung tama. Solve, solve din pag may time na. Ayan, pwede pa. Muna ko tingin lang eh. Ayan. O, pwede comment, pwede sigaw yung sagot. JJ. So, meron pa ba, Abol? At least to answer, 8.11 din. 8.11 din. So, check natin ha. So, check po natin. So, PM is equals to, ilan yung solute natin? So, we have 30 grams of NaCl. So, 340 plus 30. So, we have 370 times 100. So, 30 over 370, ilan po? 30 over 370 is equals to 0.081. Tama po ba? Tama pa? Ayan. 0.081. Ayan. 11. So now, express natin in percentage times 100. So we have 8.11% of NaCl solution or NaCl solute in a salt water solution. So ganyan po siya i-express ha. So may questions pa po ba? So yan. Sir. Oh, sige. Kalma lang. Oh, paano naging 370 ulit? Nakalimutan ko. Oh, ayan nga ulit. Ulitin natin na. So ayan po, based sa ating formula, mass of solution. Yan. So ibig sabihin, 'di ba, sa alam natin na ang solution ay pinagsamang solvent plus solute. So ibig sabihin, yung ating solute si 30 grams. So ayan. So plus si solvent. So ibig sabihin, para makuha mo isang solution, kapag i-plusin mo yan para maging 370 grams. Nagets na pa? Ah, plus muna. Okay. Ah, plus. Okay malito na, okay kasi na. Kasi nalilito ako. Oo. Oh, yeah, wag malilito. Basta pag muna, pag nalilito, magtanong lamang po. So may questions pa ba sa ating percent by mass? Madali lang 'yan. Nakakalito lang. Ayun po. So may questions? Wala. So now, let's proceed on percent by volume. So now dito sa ating percent by volume, dito po, it is defined as the quotient between the volume of solute and volume of solution multiplied by 100. So dito, same operation, same procedure, same way sa pag-solve para makuha yung result, pero iba yung kukunin nyo. So now, for example, we can express that into PV. Yan. Percent by volume is equals to volume of solute over volume of solution times 100%. Yan. Ay, wala pa palang percent yan. Times 100 lang para maging percent. So, yan po. So, ayan yung sa ating formula dyan. So, now, let's apply that to a given. Yan, lipat natin dito para makita together with the formula. So, yan. So, we have a given here. So, for our example, we have what is the percentage by volume of 400 ml acid added to 1.6 liter of water. So what would be the answer based on that formula, percent by volume? Ano po ang ating percent by volume?
Ah, may sagot na. 21.05%. Hindi po. Hindi sila equal. Kasi iba yung sinusukat nila. 20%. Kasi based doon sa ating percent by mass, yun po ay naka-mass, naka-grams in form. So dito, percentage pa rin naman ang hinahanap pero volume ang kinukuha. So meron akong kuha 22.22%, 2%, 20%. So check po natin. So PV equals to volume of solution. So ilan ang solute natin? Ilan po ang solute natin? So ang phase po nito ay liquid phase yan ha. So ibig sabihin liquid to liquid is equals to liquid. So ayan po yung solution natin ha. So ibig sabihin volume of solute. So we have, ano ba ang solute yan? Yung acid o yung water? Ano ang solute dyan? Yung acid or yung water? Yung acid, syempre. Kasi siya yung masonte. Siya din yung tutunawin mismo ng water. Hindi pwede yung tutunawin mo ay mas marami pa. Ako na po ba? So, ibig sabihin lang yan. Nagtimpla ka ng kape, pero mas marami yung asukal kaysa sa tubig. Ako na po ba? So, ganun yung mangyari doon. So, hindi mo siya matutunan. So, probably, mas onte yung solute. Ako na po ba? So, we have a 400 ml of acid. 400 ml of acid. So now, volume of solution. So what is the volume of solution? So what is the volume of solution? 2,000. 2,000? Anong 2,000 yan? 2,000 pesos? 2,000 ml. Yun, 2,000 ml. Ano po ba? So, huwag kakalimutan na, huwag kayo malilito dyan. Naka-liters yan. So, express that into ml. So, we have 1,600 ml plus 400 as a solution. So, nako na pa ba? So, ayan ha. So, ito yung ating 2,000. Huwag kayo malilito. So, na times 100 to become a percentage. So, 400 divided by 2,000. Ilan po ang sagot? 20. Wala pang 20, 0.2 pa lang. So, ayan, 0.2 times 100. So, we have 20% of acid in a water or acid water solution. So, nakano po ba? So, ayan, so, nag-gets na po ba dito? So, nalilito pa rin ba sa ating percent by volume? So, ayan, walang nalilito, walang nag-response. So, ayan. So, may questions pa ba sa ating percent by volume? Sir, but 2K kung 1,000 ml lang po. So, dito, tignan nyo yung value. Tignan nyo yung given. So, di ba sabi dito, we have 1.6 liters. O, ano po ba? So, tignan nyo. Itong 1.6 liters na yan, pag in-express natin yan into ml, we have 1,600 ml. O, ano po ba? So, yun. Tapos, i-add natin yung 400 ml na nasa acid. So, ayan. So, we have a results of 2,000 ml as a volume of solution. So, ayan. Very good. Sunod. Sir, bakit di pala liters yung minandang? Alin po? Di ba, sir, 400 ml? Bakit, sir, yung 1.6, pwede naman po siyang gawing 0.04 liters. Di ba pwede yun, sir? Pwede naman, pero ang advisable dito ay use in ml. Kasi tignan nyo, pag kinuha nyo yan in, halimbawa, 0.4 liters, divide nyo sa 2L. So, hindi nyo makukuha tong percentage na to. So, kasi, di ba, pinag-usapan natin is the percent by volume. So, kailangan natin makuha kung ilang percent in volume yung solute na na-compute natin dyan. Kasunod po ba? So, we must use the ml as a unit. Ayan. Kung may sakaling may conversion, i-convert muna into ml. So, dito, wag kayo malilito ha. Pag dito sa ating percent by mass, that is in grams. Yan, grams yan. Pagdating naman dito sa ating percent by volume, volume yan. In ml ang unit dapat.
So may questions pa po ba? So wala. So let's proceed on the next one. We have the percent by moles volume. So magkahalom na po. Pero madali lang din yan, computen. So nakuha po ba? So nakikita po ba? Thumbs up kapag nakikita. So yeah, very good. So we have percent by mass volume. So ganito po siya yung express. Percent, mass, volume. Maliit lang po na. Yan. Percent, mass, volume is equals to mass of solute. Yan, mass of solute in grams. Tapos, volume of solution times 100. So, ito yung shortened formula niya na. So, huwag kayo malilito. So, now, paano natin i-express yan? For example, we have a 30 grams. Yan po, NaCl pa rin gamitin natin. 30 grams of NaCl. Tapos, yung ating solution, for example, we have a 900 ml of water. Ano po yan? So what would be the what would be the percent by mass volume? As in po yung NaCl sa totoong buhay, as in yan, salt. Ano yun, sir? Pag-a-add pa yung asin dun sa tubig para makuha yung solution kahit nakagrams yung asin? May gagawin muna kayo dyan. Binanggit ko yung kanina. Dinidivide ba yan, sir? Ayan, based sa formula. Pero may gagawin muna kayo dyan. Yung liquid, sir, no? Binanggit ko yung kanina. Same operation lang din yan. Same answer. Pero yung may ko-convert muna kayo dyan na unit. Sinabi ko yung kanina. Magiging milliliters pa rin, sir. Yun, magiging milliliters pa rin po. Nakuha na po ba? Pero depende yan kung magiging grams or milliliters. So, nakuha na po ba? May questions pa? So, for example, di ba sabi natin kanina, ang density, yan po, ang baba muna natin yan. So, ang density of a water, ibig sabihin niya, 1 grams is equals to 1 ml. For example, 1 ml of water is equals to 1 grams of water. Nag-gets na po ba? Nakakasunod po? So, ganyan po siya. So, vary lang naman yan. Parehas lang yan dito sa liquid. So, ibig sabihin, we have also a 900 grams of water. Nakuha na po ba? Nakakasunod? So, yun lang yung equivalent niya. So, ibig sabihin, kailangan same formula pa rin yung gamitin natin dyan. Grams and grams. So, yan po. So, pwede rin naman in liters, ml or ml. Pero hindi siya pwede maging ganyan. Since, ang solute po natin ay should be in grams. Nakuha na po ba? Unless that is a liquid. Nakuha na po ba? So now next, we have percent mass volume is equals to 30 grams. Ayan. Over 930 grams. Ayan. 930 grams times 100. So what would be the result? Ano po ang sagot? Now we have 0.0322. So yan, times 100. So ano po ang sagot? So we have the answer of 3.22% of NaCl solution in terms of percent mass volume. So nauna po ba? So, lahat ng to ay expressions of solution. So, nauna po ba? So, huwag kayo malilito kung para saan ba yan, ha? Bakit natin kinumpute? So, lahat to ay expressions of solution. So, for example, sa gatas ng baby. So, ang baby, bawal yan uminom ng tubig kasi mahina pa yung kanilang kidney. So, possible silang mapoison sa tubig. So, imagine nyo yun. Napopoison sila sa water. So, that is called as water intoxication sa baby. So, that's why ang nire-recommend, dagatas mo na or breastfeed. So, that's why yung iba, hinahaluan mismo ng gatas or bottled water.
Kasi nga po, bawal sila ng sobrang daming tubig kasi hindi pa nila kakayanan. So dyan, may nare-recommend na certain percentage kung gaano kadami or kaya naman, kung hindi naman natin na in terms of percentage, ilang scoop. Ilang scoop ng gatas, ilalagay mo dyan. So nako na po ba? So pag medyo mas malalim na, ilang percent ng ilang percent ng gamot or ilang dose ng gamot yung pwede sa'yo. So, lahat yan nakabase sa iyong BMI. So, kaya nga, bago ka resetahan or bago yung pre-checkup mo, kinukuha yung height and weight mo. No, ano po ba? Para makuha yung mismong BMI mo. So, doon, ibibase yung pagre-reseta sa'yo. So, ayan. Sir. Sir, may tanong ako. Sige po, sir. Ano yan? Ako Galyar. Okay, Galyar na muna. Sige, ikaw muna. Galyar po. I-round up ba, sir? Alin po? Yung at least 2 decimal. Ito po, at least 2 decimal points. Kasi ano eh, pwede pa siyang i-round up. Ilan po? 3.23. Ayan, pwede pa naman. Sige po. So, ako naman. Okay, go na. Paano yung pagka-convert nung 930, sir? Ay, 900. I mean, pinag-plus muna ba yung 900 tsaka 30 bago i-convert sa grams? Hindi po. Convert mo muna yung liquids into grams. Ayan o. Diba sabi natin, ito yung conversion niya. Ayan. Yan yung conversion ng ml to grams. Ayan po. Send ko ah. Ayan po. We have conversion ml to grams. 1 ml, 1 gram. So, yan lang equivalent niya. Kung ano equivalent or value ng ml, yun din yung equivalent niya grams. Palitan nyo lang unit. So, palitan mo muna siya ng grams. Yung unit ng pampalitan. Apo. Sa water, yan ha. Pero iba ang water density ng ibang liquid like oil. So, usually, ito na muna yung pag-uusapan natin para hindi mas mabigat. So, yan. We have, convert mo muna yung 900 ml into 900 grams. So, yan. So, 900 grams plus 30 grams, 930 grams. Ayan. Ayan. Sir, kailangan grams lagi? Depende po. So, alimbawa naman, ang solute nyo ay liquid din. For example, ay nangyari dito sa ating percent by volume, wherein parehong liquid yung pinaghalo natin. So, no need na i-convert siya into grams. Nakuha na po ba? Since ang solvent naman natin ay always liquid or hindi naman or mostly liquid yung pinantutunaw natin. So, halimbawa yung eto, palitan natin yan ng 30 grams of acid. So, that is a liquid. So, hindi mo na siya pwede pa, pwede na siya maging 30 ml of acid. So, no need na i-convert into grams. Since parehas na sila ng composition or parehas na sila ng unit. So, yan. So, may questions pa po ba? Sir. Saan po? Pag-dung po ba sa pag-dung po yung solid sa liquid, lagi po siyang milliliter yung ito po. Mas. Yan. So, yan po ah. To clarify po. Yan. Percent by mass, grams, sa inyo volume nila. Volume of solute, liters, pero ito ay advisable into ml po. So, ayan, mass volume percent, grams, pero depende sa kanya yung solute or yung tutunawin. Ano po ba? Kung siya ba ay liquid or solid in state. So, ayan, volume always in ml or liters, pero advisable is ml para mas madali natin makuha yung percentage at hindi masyadong malaki yung value. Or hindi siya sobrang liit na 0.00 ganun na. So, gawin nating ml. So, yan. So, may questions pa po ba? Sir. Ano? Ano lagi yan? Ba kapag mas mababa yung value, yun yung ano, solute? Mostly po. Kasi imaginein mo, yung solute mo, yung pantunaw mo, yung tutunawin mo ay mas marami pa doon sa pantunaw mo. So, for example niyan, sa isang baso ng tubig, yung lalagay mong asukal doon ay 2 baso ng asukal. So, ganun yung mangyari. So, automatic, hindi na matutunaw yun.
Ano na po ba? So, ganito lang pwedeng mangyari dyan. So, pareha silang equal or laging mas onti yung solute. Ano po ba? So, yun lang pwedeng mangyari, ah. Less than or equal. Yun lang yung value niya. Less than or equal sa solvent. Oh, isang baso ng tubig, tapos isang sako ng kape ilagay mo. So, very good example. Yun. So, may questions? Sir, yung... Doon yung unit ng solute yung laging ano unit ng final answer. Dito sa atin po, sa percentage ang unit. Pero dapat ilalagay mo kung ano yung percent na yun. So, halimbawa, percent ng unit na to. So, we have 3.22% ng ano. So, we have 3.22% of mass volume of NaCl in a water salt solution. So, yung ganun. Thank you, sir. Opa. Basta huwag kakalimutan dito sa percent by mass volume, percent ang percent ang unit. Kasi percentage yung kukunin natin. Diyan, pwede na po makamove on? May questions pa ba? Date, nasa horror house ka ba, date? Nagtutupi ako, sir. Sorry. Ah, sige lang. Mas nakikinig. Yan. So, next one. Okay na po ba tayo sa tatlong yan? So, yung next one, we have the mole fraction. So, dito, medyo mas madugo na. So, last, Jen Kim 1, nakaabot ba kayo sa Avogadro's number? Thumbs up kapag nakaabot kayo sa Avogadro's number. Ano yun, sir? Ano yun? Umabot lang. Yan, hindi po. So, marunong kayo kumuha ng mole, ng molar mass? Marunong po ng mole? Paano kunin ng mole? Ayan, medyo malabo talaga. So, ayan. So, dito muna. Express muna natin na. Sa mole muna tayo bago tayo pumunta dyan sa mole fraction para mas maintindihan ninyo. So, paka-ready na periodic table, ha? So, unahin muna natin si molar mass. Yan. Molar mass. So, yan po, ah. Molar mass. So, now, paano natin kinukuha si molar mass? So, now, si molar mass is equals to the number of atomic weight. Nagets po ba? Number of atoms into the times sa atomic weight. So, paano yan? Number of atoms times the number of atomic weight. Yan. Or kaya mass number. So, paano yan? So, halimbawa, we have an element of oxygen. So, now, oxygen is always combined with another oxygen. So, dioxide sila lagi. Ah, hindi tayo makakita ng oxygen itself lang as itself. So, now, ano yung consider natin as molar mass dyan? So, paano natin kukunin si molar mass? So, unang-una, kunin muna natin ang kanyang atomic number. So, tingin sa periodic table, ano ang atomic number ng oxygen? Atomic number. So, we have atomic number of 8. Tama po ba? So, ayan po. So, make sure na may periodic table kayo, ha? Kasi ako rin. Yan. Kasi ako rin, hindi ko nagkabisado periodic table. So, now, 8 ang kanyang atomic number. So, how about sa atomic weight? 15.9, sir. 15.9, no? So, simply round off natin as 16. So, yan. Very good. So, we have 16. So, now, gagawin naman natin ngayon, consider natin, so, number of atoms. So, 2 times 16. Ano po ba? So, ito yung number of atoms. Number of atoms kung ilan yung oxygen. Kakasunod, wag malilito ha. Number of atoms kung ilan yung atoms na yon. So, now, itong 16, ito yung atomic mass unit. Yung sinasabi nating AMU. Yan, familiar kayo sa AMU. Yung nakikita nyo lang kung saan-saan. Yan, bahala kayo kung saan nyo nakita yan. So, ito yung sinasabi nating atomic mass unit. Ano po ba? So, ayan. So, 2 times 16 is equals to 18. Ako na po ba? So, ito, yung magiging unit na nito ay grams per mole. Yan po. Nakasunod po ba? 2 times 16?
2 times 16. Ay, mali pala. 2 times 16, ilan nga ba? 32 pala. Sorry na. Sorry na, sorry na. Ayan. Sir, saan po nakuha yung 2, sir? Number of atoms. Sir, lagi 2 yun. Saan yun? Saan yun, sir? Ito yung sir, yung may negative 2, sir? Sir. Ano negative 2? Sige, ito. Clarify ko ulit, ha. Clarify ko ulit. Yan, very good. Sige. So, alam natin ng oxygen ay laging magsama. Ayan. So, hindi sila naghihiwalay or serve as dioxide. Kasi so, lagi ba yung around to? Pagdating sa mass? Depende. Dioxide. Yan. Yan yung sinasabi natin dioxide. So, ito yung present sa air. Ito lang example natin. Na example lang yan, dioxide. So, now, ang number of molecule, ang number of atoms na yan ay dalawa. Kasi nga, O2 siya. Ibig sabihin, dalawang oxygen magkatabi. Nag-gets na po ba? So, ganyan yung nangyari dyan. So, now, ang kukunin natin is the molar mass. Sabi natin, number of atoms times atomic weight or mass number. Yan po ah. So, para makuha natin yung molar mass, kunin natin si atomic weight times sa number of atoms. So, 2 times 16 is equals to 32. So, we have 32 grams per mole. So, yan po yung ating unit ng molar mass. Nakuha na po ba? Sir, isa pang example. Isa pang example. Sir, paano sir pag sa carbon, sir? Carbon yan. Naman, sir. Ayan, carbon. Example, carbon. So, na, ilang molecules ng carbon? Isa. Six, sir. Six. Ayan. So, halimbawa, six. So, now, para makuha natin yan, ano ang atomic weight ng carbon? 12. Tama ba, 12? 0.1. Yan, 12. Sir, 0.1. Yan, 12. So, 12 siya. So, times 6. Ano po ba? 12 AMU or atomic mass unit times 6 number of atoms. So, 12 times 6, ilan? Boom! 12 times 72. 6. Tama ba? 72? Yan, 7. Ano ba talaga? Hindi ako magaling sa math. Yoko din ito. Pero ano yung sagot? 12 times 6 is 72. Tama naman pala. Sorry na. Ayan. Grams per mole. Mapanghugas. Ayan pa. So we have 72 grams per mole. So yan. Nakakasunod na. Nakakasunod na po ba? Sir, but sa oxygen, sir, hindi po ginamit yung 8, sir, na atomic number niya. Opo, sir. Bakit to, sir, yung ginamit? Sir. So, sa ano, sir? Sir. Nag-2 po. Nag-2, sir, sa ano, sir? So, sa carbon, sir, ginamit po yung atomic weight. Ay, yung atomic number, sir. Kala ko, sir, carbon dioxide. Ito. Wait lang, ha. Kalma lang. So, sinabi natin kanina, di ba, sinusulat natin ang element na nandito usually ang atomic number. Yan, atomic number. Ang nasa baba is atomic weight or mass number na sinasabi natin. So, yan. Sinulat lang natin yan para makita nyo kung paano siya sinusulat. Yan, nasa taas yung atomic number. So, hindi naman natin kailangan yan kasi representation lang yan kung pang ilan yung element sa periodic table. So, pinakailangan natin si atomic mass. Nawala po ba? So, siya yung 16 kasi nga hinahanap natin is the molar mass. Kung ano ang molecular mass ng isang element or ng isang atom. Nawala po ba? Sir, kunwari, Nobelium, sir, 100. Grabe naman yun. Pwede ba yun, sir? Pwede bang umabot dun, sir, o hindi na? So, ito, medyo mas complicated. Ito, mas complicated. Gawin natin ng medyo mas mahirap. Burayin ko lang, wait lang. Hirap naman burayin, wait lang ah. So, yan pa. Gawin natin mas complicated. So, we have a glucose. Ayan, glucose na. So, anong chemical formula ng glucose? Sa mga nakakaalam, tinuro ko yan ng last na Gen Bio 1. Photosynthesis. H12O6. We have C6H12O6. So, ano ang molar mass ng ano ang molar mass ng glucose? So ngayon, ganito ang gagawin nyo. So now, carbon, 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6
atoms of oxygen. So now gawin nyo ganito. So now ilan ang atomic mass ng carbon? Ilan ang atomic mass ng carbon? 12, sir. 12, sir. 12. So we have 12. Si hydrogen, ilan ang atomic mass? 1. Si oxygen, ilan? 16. So ngayon, times nyo kung ilan ang number of atoms. So halimbawa dito ay si 6. Yan, 6 yan. Dito si 12. Yan, dito ay 6. Yan. So 12 times 6, ilan? 72. Yun. 72. So 1 times 12? 1, 2, 12. Yan. So we have 16 times 16. 96, sir. Ilan po? 96, sir. 96. Yan. So ngayon, i-add nyo ngayon yan. 72 plus 12 plus 92. So we have... Ilan po? 96, sir. Ay, 96 plus. Sorry na, wait lang. Ah, galak na laptop ko. Saglit lang. Yeah, we have 96 yan. So, 72 plus 12 plus 96. Ilan? 180 grams per mole. So, yan yung ating molar mass ng glucose. Naturo na ata yan, sir. Ha? Naturo na ata yan. Alala yan, naturo. Yan, naalala na. So, yan, molar mass pa lang yan. Kalma lang kayo. Molar mass pa lang yan, ha. Basta ganyan yung procedure para sa pagkuha ng molar mass. So, ngayon, paano naman yung natin kukunin ang ating mole? Mole, yan, mole. Yan yung null. May idea kung paano kakunin ng mole? So, wala. So, now, ito ang ating formula para sa ating mole. M is equal, over mm. Yan. So, ano ibig sabihin yan? Mass. Mass over molar mass. Yan, molar mass. Yun na sa taas, ha? Yun na yung sinabi natin kung paano kunin yung molar mass, ha? So, yan po. So, na ano yung sinasabi nating mass? So, dapat ang mass niyan, it must be in grams. So, grams ng isang atoms or ng isang element. So, for example, diretso na natin dito. Mamaya na. So, yan. Halimbawa, we have a... dito na lang natin kunin. 6 grams of carbon. So, we have 6 grams. 6 grams of carbon compounds or carbon elements. So, what would be the mole value ng 6 grams of carbon? Ano kaya ang mole value or value ng mole ng 6 grams of carbon? Yan, nalito na sila. So, say natin na po. Ito po, pisan ko na. So, mole... Yan, mole, or we can stands for mole is N is equals to M over MM. So, paano po yan? So, now, N, wait lang. N is equals to 6 grams. Yan, kasi yung mass na sinasabi natin. Yan, mass in grams. So, now, yung molar mass. So, ano ulit ang molar mass ng carbon? Ano ang molar mass ng carbon? 1 carbon lang yan, ha? 1 carbon. Yan, nalito na sila. 0.17, sir. 0.17. Molar mass muna ng carbon. 72, sir. Molar mass. 12, sir. Yun, 12. Very good. 12, ano ang unit? Grams. Grams per mole. Per mole. Yan, very good. So, na yan na po yung di-divide natin. 6 divided by 12, ilan? Yan,
Yun, ang hirap, no? Ilan? 0.5. 0.5? Apa. Yan, 0.5. 0.5. So, cancel natin si Boatgram. So, we have only the mole. Mole. Yeah. So, we have 0.5 mole of in dito sa ating 6 grams of carbons. Ano na po ba? So, ayan po ah. Ano na po ba? So, what if? Ito naman, another example. Gawin natin, mas dagdagan lang natin yung carbon muna. 6 grams pa rin siya. 6 grams of carbon, pero 6-6. 6 grams, pero 6 carbons. So, what would be the value of mole? Okay, kaya pa ba? Kaya pa? Ayan, compute lang kayo dyan. May calculator naman. 0.083, sir. 0.083? Sige, pa-comment pa para makita natin. Kung may sagot na, pa-comment. Para ma-check natin kung tama. Huwag mahihiya. Kung mali, okay lang yan. 6 grams of C6 or carbon 6. 6 carbons. Yun, may nakasagot na ba? Wala pa. Wala pa. Yun, wala pa. Sige, go lang. Ayan, may nakakuha na ba ng sagot? Yan yung formula ng mole. Yan din yung formula ng molar mass. Yun, may nakasagot na ba? Wala pa rin. Tagal naman. May nakasagot na ba? Meron na ba sagot? Oh, hindi natin ito i-compute hanggat walang sumasagot. Sir, sa chat. Sa chat na ba? Ay, hindi pala naglo-loading yung akin. Sorry na. Oo nga, no, sorry na akin pala. So, yun po. 0.083, sabi na iba. So, yan. Compute po natin, ha. We have 6 grams. So, ilan ang molar mass ng 6 carbons? Ilan pa ang molar mass nito? 12. Molar mass mismo ng 6. Yan. We have 72 grams per mole. 72 grams per mole. Tama po ba? Yung C6, tama po. So, yan. Very good. So, now, 6. Yan, 6 grams over 72 grams per mole. Yan, so 6 divided by 72. Ilan pa? So we have 0.083 or 0.08 mole. So naka na po ba? So now, what if naman, gawin natin sa glucose yan. So ano ang mole value ng glucose? Yan, galang daw, galang. So, ano ang mole value ng glucose? C6H12O6. What is the mole? So, yan po. Compute for the mole. Oh, kaya pa ba? Compute lang yan. Sulat lang kaya. One gram. Wala naman ang binanggit na grams eh. So, 1 grams lang yan. mo. So, tignan natin, ha. So, ano ulit ang molar mass ng glucose? Kinumpute natin yan dito kanina. So, 180 grams per mole. So, ibig sabihin, 1 over 180 grams per mole. Yan.
So ito ay 1 grams. Ayan, cancel the grams. So 1 over 180. 1 over 180. So ayan po. So we have 5.55555. Ayan. So we have 5.56. Raise to the 10, negative 3. So we have 5. So 1, 2, 3, negative 3. So ayan, 0.005456. Tama po ba? So ito yung ating value na mole. Kasi po ang sagot dito sa aking calculator si 5.55 blah 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 tapos times 10 raised to the negative 3. So nakano po ba? So scientific notation lang yan ha. Huwag kayo malilito. So sino pa hindi marunong mag-scientific notation dyan sa inyo? Ako sir. Yun. Pag-aralan mo po. Madali lang yan. Scientific notation. Times 10 lang yan. So, yun. Ang ating mole value ng glucose. So, what if naman? So, we have a 32 grams of glucose. And 32 grams of C6H12O6. So, what would be the mole? Yan yung value, ha? Yan pa. So, compute lang dyan para matuto. Hindi naman mahirap yan, pero nakakalito lang. Moles. Yung sigot po ng iba. So, tignan po natin ha. So, nakuha na natin kanina yung value or molar mass ng glucose, di ba? So, 0.17, 0.18. So, tignan po natin. So, we have a 32 grams, tapos 180 grams per mole. Since the value of our molar mass of glucose is 180 grams per mole. So, 32 over 180. So, we have 0.18 po. Yan, mole. So, nakuha na po ba? So, kaya na kumuha ng molar mass at ng mole? Thumbs up po kapag kaya na. Thumbs up kapag marunong na. Yan, medyo, very. Sige po, may tanong. Sir, dun po sa ano, sa glucose, sir. Ah, yung ano po? Yung 1 gram glucose po, sir. Ano diba po? Ayun po, sir. Ayan, ito. Bakit po, sir, 1 grams lang po yung mass nila? Hindi po ito ba? Lang. Yung mass po ng carbon, mass ng hydrogen, at mass ng oxygen, hindi po ba siya yung ipagaan? Para yung yan. Mass na... Ah, okay. So, ito kasi ay atomic mass. Atomic mass po yan. So, ibig sabihin, yan yung equivalent ng molecular grams nila. So, in consumption, so, halimbawa, nakita nyo dun sa table, sa nutritional facts na nasa likod. So, you have a 1 grams of glucose. So, yun yung sinasabi natin dun na 1 grams. So, kung gaano karami yung mismong glucose na. Nagets po ba? Opo. Thank you po. Yan. So, huwag kayo malilito ha sa grams dito kung gaano karami or grams itself. So, dito naman, molar mass. Molar mass yung tinitignan natin, molecular mass. So, kinukuha natin yon sa atomic mass. So, yun po. So, yun. Kailan daw gagamit ng scientific notation? Pag masyado na pong mahaba. So, di ba, yun ang purpose ng scientific notation para mapaikli o ma-express in shorter terms yung mga mahaba yung value. So, yan. May questions pa ba sa ating mole and molar mass? So, yan. So, ito ay review lang ng Chem 1. So, yan. So, pwede na po tayo bumalik sa ating actual lesson. Sir, pababa nga, sir. Ayan, baba. San banda? Ay, baba sa pa. Gitna po. Sa gitna. Ayan. Yan. Yung maraming ano, maraming yung hindi diyan. Saan? Taas pa po. Oh, ayan. Taas pa kan. Oh, ayan. Ayan, yung bayan hindi, yan. Hindi diyan, sir, hindi. Oh, ayan. Yan. Oh, ayan. Okay, okay. Sige, ako na mag-a-adjust, sige. Yan. Sir, yan. Po. Wait lang. Ano yung title? Yung doon sa example ng 6 grams of carbon, sir, but 12 yung mm niya?
Anong mm? Ah, molar mass. Marksman. Marksman. Okay, oh, na, sir. Salamat. Yan, okay na. So, anong alot yung tanong mo, Tayla? Tayla. So, 6 grams ng carbon, yung molar mass niya, 12. Ah, 6 grams of carbon. Ito. So, dito, yung grams per mole, ito yung molar mass niya. Ano po ba? Kasi isang carbon lang yan. Ano po ba? Paano, sir, ulit? So, yun po. So, dito, halimbawa, carbon, ano ang atomic mate niya? Atomic mass? 12, sir. 12 ba? 12, yan, 12. So, ito na yung sinasabi natin. Yan po yan. So, now, times natin sa 1 kasi isa lang naman yung carbon molecules natin. So, we have 12 grams per mole. Pero kapag naging C2 yan, so meron tayong 12 na atomic mass tapos times 2 kasi dalawang carbon molecules. So, we have 24 grams per mole. Yun. Thank you, sir. Yan. Yeah, may questions pa ba dito sa ating molar mass and mole? Pwede na mag-move on. So, yun. Very good. Wala na. So, pwede na mag-proceed. So, next na po tayo sa ating actual lesson. So, balik tayo dito. So, we have mole fraction. So, ito expression pa rin to ng solution. So, ibig sabihin, we can express solution in terms of mole fraction. So, ibig sabihin, it is expressed in terms of quotient between mole of solute and mole of solution. So, yan po siya. So, ito yung basic na formula sa atin ng sa mole fraction, wherein mole fraction is equals to mole of solute over mole of solution. Pero hindi po natin gagamitin yan. So, ito po yung gagamitin natin. Yan. So, paano yan? So, dito sa XA, ito yung sinasabi natin, mole fraction, yung XA na yan. Mole fraction of A, mole fraction of a solution and solvent. So, wherein, itong si A, ito yung sinasabi nating solute. Ano po ba? Basta pag mas maliit yung value, ito yung ating solute. Dito naman sa XB, yan yung mas malaki yung value. So, ito si solvent. Ano po ba? So, now, kukunin natin yan in terms of mole. Mole of solute, yan, si NA. Ito yung mole of solute, ha? Mole of solute. Dito naman, sa NB, yan si mole of solvent. Nakasunod po? Nakasunod? So, yun po. So, express natin yan into its formula. So, now, calculate the mole fraction of sulfuric acid in 8% aqueous. H2SO4. Yan po. Find the mole fraction. Ano? Gimbal na kaya? Sir, pabalik konti, yan. Sir. Yan, para makita. Thank you, sir. Ah, ito, para hindi malito, yung percentage na sinasabi natin dyan, yan, 8% is equals to 8 grams. Wala, anong nangyari, sir? Yan, para hindi kayo malito. Hindi yung mabuti. Calculate the mole fraction. Magkaibalay na sagot yan, ha? Solute and solvent sa mole fraction. Yeah, mga nalilito na.
Kung gusto niyo lang na mabalikan yung lecture, nasa OneNote lang yan. Yan mismo yung sinulat ko, yan din yung lalabas doon. Oh, may sagot na ba? Pag hindi nyo ma-open, pwede nyo naman i-click lang yung link para ma-open nyo sa browser. Kung ayaw mag-save sa phone, open nyo lang yung link. Nasaan po yung link, sir? Sa classroom. Okay pa. Yan. Sa classroom lang yun. Eh, medyo i-backread nyo lang. Medyo na matagal na yun. Pag wala sa classroom, edi wala. Oh, may mga sagot na ba? O tulog na? Hello, sir. Sir, ano po gagawin, sir? Magsasagot, sir? Opo, ito po. Ayan po. Ayan yung given natin. Give the given formula. Yung tanong ko, Antonio, eh. Buti sinagot mo, Antonio. Ayan, no. Calculate the mole fraction of sulfuric acid in 8% aqueous sulfuric acid solution. Sir, pwede lang kayo. Abala ko sa tigit na ito. Buti, may tanong pala. Ayan, no. Hala ko, tulog na kayo dyan, eh. Ayan. Hala ko, sir, given lang. Yan na nga yung given. Sasagutan natin yung given. Pwede palakihan po, sir. Di ko po kasi makita. Palakihan. Okay, hindi makikita yung formula. Copyin ko lang po yung given. Screenshot mo na lang. Pwede naman yan. Okay na, sir. Okay na. Balik natin sa formula. Apa. So, yan. Sir, may picture kayo ng malinaw na ano, periodic table. Nandun sa OneNote. Wait lang ah. Sir, ano po yan, sir? Ano yan, sir? Tawag dito, hydrogen, sulfur oxide, sir. Sir. Yan, sobrang linaw niya. Nasa OneNote niyo yan. Nandyan din yung value. Yan. Nandyan lang yan, yung mismo periodic table. Malinaw na malinaw yan. Sobrang laki din yan. Yan ah, kita niyo yung sulat. Nandyan sa malaking periodic table. Yan. Kung gusto niyo tingnan yung periodic table, nandyan lang yan. Sir, how, sir? Ano, so ko na? Hindi pa, sir. Sir, pwede po pa yung formula. Sir. Yan po yung formula. Tatok ano? Na lang, sir, ng O, ano po ang nakalagay. Hindi ko po makita, sir, kasi. Ito po, calculate the mole fraction of sulfuric acid in 8% aqueous. Sulfuric acid solution. Find the mole fraction. Sir, yung nasa taas, yung sa XA po, yung numerator, ano po yung nakasulat po doon? NA? NA. NA pa. NA. Apo. Ayan o. Mole of solute. Yan. May nakakalimutan kasi kayo. Dati solution. Tignan nyo mabuti o. Solution. 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 So, ibig sabihin, may solute and solvent yan. So, ibig sabihin, itong sulfuric acid natin, yun yung mismong solvent natin. Solute natin. Nakuha na po ba? Nakuha na. So, that is solution. 8% aqueous solution. So, ibig sabihin, may involved na water. Yan. Hindi nyo sinasabi, may kulang na given. So, we have 92 grams of water. Okay na. Hello, eh. Nintay ko kayo sa magot eh. Solution, solution. Ayaw, ala, di nakikita. May water dyan, sir.
Eh no, sa formula nga oh, meron tayong 'di ba? Ito yung sa ating NA yung mole of solute. Pero nasaan yung mole of solvent? So hindi niyo tinignan. Ayun. Nakasunod ba? Yun, nakukuha na. Yun na nga, sinulat ko na. Oh, meron tayong mole of solute, NA, mole of solvent. Tignan nyo, si solute lang yung nakalagay dyan, sulfuric acid. Pero hindi nyo tinignan yung solution. So yan, beware po. So we have 92 grams of water. Paano kuha yung 92, sir? Given yan, given. Oh, kaya pa ba? Suko na. Kaya pa yan, sir. Oh, kaya pa. So, last minute. Last minute para solve. May sagot na sa ano, sir? May sagot na. Apo, may sagot na. So, check natin. Last minute para sa'yo nga di pa nakasagot. Dalawa ang sagot dyan. Five, four, three, two, one. So, yun na. So, tingnan natin yung mismong given. Calculate the mole fraction of sulfuric acid in 8% aqueous solution. So, nasan yung mismong solution na yan? So, this is the... See? So, this is the solute. Ito na po ah. So, ang ating solvent is 92 grams of water. Nakuha na po ba? So, now, hanapin na po natin. So, let's express that. So, we have... mole fraction of solute. So, ayan po ah. We have H2SO4 or sulfuric acid is equals to ano ang mole fraction ng ating sulfuric acid? Hoy, anong mole fraction ng ating sulfuric acid? Yan, nakalimutan na. So, kunin natin na. So, we have 2 hydrogen. Yan, 2 hydrogen. Sulfuric acid. Yan po. So, for 98, oxygen. Sir. Yan po. 98, so, sir. Tignan po natin kung 98. So, meron tayong 2 hydrogen. So, 1 times 2. Then, ano ang atomic mass ng sulfur? Atomic mass ng sulfur, ilan? 32. We have 32. 32, yan. 32 pala, yan. 32. So, now we have 4 oxygen. Ilan po? 16. 16 times 4. So, yan ha. So, meron tayong 2 plus 32. We have 34. 16 times 4. Ilan po? 64. 64. So, now, pag-add to lahat, ilan? 100. 98. 98, 98. So, ayan pa. 98. So, ayan pa, 98. Yan yung ating molar mass pa lang. Nakuha na po ba? Molar mass pa lang yan. Then, sabi natin dito, meron tayong 8%. So, ibig sabihin, yung sulfuric acid na yan ay 8% na sa ating solution. Nag-gets na po ba? So, now, kunin natin ngayon ang ating kanyang mole ngayon. So, now, ano ang mole ng H2SO4? So now, ilan pong grams? Ilang grams? Para makita nyo. So we have mole of solute. 8 grams. 8 grams over 98 grams per mole. Yan na, nakakasunod po. Ako na po ba? So ibig sabihin, dito ulit, sa baba. So kasi ang formula natin, ito ha, mole of solute. Mole of solute. Yan, tignan mabuti. Then, sa baba ulit, mole of solute. So, meron ulit tayong 8 grams. Yan, 8 grams. Para mas madali, kunin na natin yung value nito. Ilan po ito? 8 over 98. Ilan? 0.082. We have 0.08. Yan.
0.08 moles. So ibig sabihin, ito yung value natin sa taas. So that is the mole of solute. Dito naman sa baba, we have a 0.08 mole plus ano ngayon yung ating mole value ng ating water. So kunin natin. So now we have the H2O. So we have 98 grams of H2O. Yan na. So H, dalawa, then O. So ilan ang hydrogen? 1 times 2. Then we have also a 16. So we have a 2 plus 16. We have 18 as 18 grams per mole. Yan po. 18 grams per mole. So now divide natin sa 98. So now 98 over over 18. So yan po. So what would be the answer? Five point 44. Tama po ba? 98 divided by 18. So we have 5.44. So yan po yung ating mole dito ng solvent. Ano po ba? So we have 5.44. So now let's compute here. Yan po, yan lahat na yan. So we have 0.08. So ano po ang sagot? 0.08 plus 5.44. Now we have 5.52. So now 0.08 over 5.52. 0.08 over 5.52. Sagot na ba? Ayan, 0.08 moles over 5.52. So we have the answer of, ito ah, yan, sagutin natin yan. So we have a 0.0144. So ibig sabihin, we have 0.01 na mole po. Ano na po ba? So ayan po yung ating answer sa ating una pa lang. Yan, nasagot na natin to. Yung ating mole fraction ng ating solute. So, kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa? At least 2 decimals. Yan po, 0.01 mol. But dinivide daw yung 98 sa 18 para po makuha yung mole value ng ating H2O. Diba we have 92 grams of water? So, yan. So, para po makuha natin yung mole, yan, hanapin kasi natin dito ay mole. So no, kaya natin dinivide yung 98 over 18. So we have 5.44 mole. Sundan po ba? So now, let's compute for the next one. So now we have the mole fraction for solute. So ang formula natin for mole fraction for solute is H2SO4 is equals to, ano po ang nakalagay sa taas? Yan. So we have a mole of solvent. So now, ano ang mole ng solvent natin? So we have 5.44. Tapos yung mole ulit ng ating solute. So we have 0.08 mol plus 5.44 mol. Ayan po. C equals to, ilan po kaya ang result niyan? Oh, we have 5.52 dito, di ba? Katulad kanina, 5.52, then 5.44 over 5.52. So we have 0.97 or 0.98. So nakuha na po ba? So we have 0.98 mole. So now, ang ating sagot po dito sa ating mole fraction based sa given na to, yan, based sa questions na yan, ito po ah, ang ating mole fraction for solute is equals to, yan. So we have, ito, 0.01 mole.
0.01 mol. Sa atin namang XB or yung ating mole fraction for solvent is 0.98 mol. Nakuha na po ba? So, yun yung sa ating mole fraction. Yan yung ating sagot. Ano ba? Sabog na ba? Sabog na? Sir. Po, ano po? Sir, pwede sir, para makuha yung ano sir, yung value ng XB minus na lang yung value ng XA sa 1. Pwede po, kasi based sa ating given, ito po ah, XA plus XB is equals to 1. So, hindi po laging, pero hindi po laging 1 yan ah. Hindi po laging 1. So, masabi lang natin kasi na normal yung isang solution pag nag-equal siya sa 1. Pero hindi siya laging 1. Pakawa na po ba? Yes po, ipopost ko to kasi medyo mahirap yung complication topic. Tapos medyo nakakalito pa para ma-review nyo din. So may questions pa po ba? Kaya pa? Last one? So medyo overtime na tayo. So last, meron pa pala tayo molality tsaka molarity. Tapos may parts per million pa tayo. Kaya pa? Hindi na sir. Ah, hindi na. So now, so now for next week naman ulit. Yan. For next week naman natin, sunod na natin. Masyado na tayong overtime. So, yan. So, summarize na natin. So, we have concentrations of solution. So, now, ang ating solution can be expressed in percent by mass. Yan. Ito yung formula na sinabi natin kanina. Percent by mass is equals to mass solute over mass of solution. So, yan sa ating percent by mass. So, na percent by volume. Yan, ayaw nyo na magpakita. Tama na daw. So, yan. So, now, we have, ito na lang, summarize na. So, more concentration units, percent by mass. Yan po yung ating summary. So, lahat yan ay nasa inyong OneNote. Pag hindi makita yung OneNote, nasa classroom lang yan. So, and also, we have the mole fraction. So, ngayon, natutunan nyo din kung paano kumuha ng molar mass. Yan. Natutunan nyo din kung paano kumuha ng moles. So, yan. Okay na ba? Thumbs up kapag sabog utak. Ako, sir. Yun. Be, mas mahirap ba kaysa sa pre-cal nyo or sakto lang? Sakto lang, sir. Pero sakto gutom lang, sir. Yan, gutom na din ako. So, yan po. Wait for your exercise after po natin matapos to. So, yan. May questions pa ba? May questions pa po ba? Sir, yung sa OneNote, nasa classroom yun. No, baog kayo, no? Exercise na lang po para ma-practice to. Pero bukas ko na ibibigay. Magpahinga muna kayo. Sabog na kayo eh. Loading yun. Kapag hindi mo makita, reload lang yun. Reload. Oh, congrats po, Ding. So, kung wala na pong tanong, so, Franz, can you lead us in prayer? Ayan, so let's pray. Lord, thank you for today. Thank you for giving us another chance of learning new things. We pray, Lord God, that everything we learn today will be retained in our minds and that we have a good night's sleep tonight. Just see me pray. Amen. So, goodbye and thank you. Magpahinga na mabuti. Uminom ng maraming tubig. So, say goodbye and thank you, 11 Deuteronomy. So, yan. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Ilang ba yun, sir? Ha? Hanapin mo yung mole fraction. Ano yan, treasure rake? Yung sa OneNote, nandun yung instruction sa classroom. Pag may tanong ka pa, magtanong ka po sa GC para hindi ko malimutan yung tanong mo. Sa GC. Dilim na pala.
I-dark mode mo yung OneNote mo. I-dark mode mo. Nasa settings lang yung dark mode nun. Pag hindi makita yung text, since naka-white pala yung ink na gamit ko. Pero dapat mag-automatic na block yun eh. Sir, saan po makikita sa second solution of ano, third solution? Alin po? Yung OneNote. May solution din yan. Ano yan, Prince? Saan, sir, may kita sa OneNote? Alin? Yung sa solutions? Yung itong topic na po, sir. Ah, nandun yung sa may... Wait lang, buksan ko ulit. Nandun yung sa ating gen game, tapos sa solution part 1, second. Tapos concentration of solution. Pero ito, lalabas pa lang to doon. Kasi ilo-load ko pa lang yung sinulat natin. Naglalag kasi kapag naka-autosave kanina. Ah, wala pa nakalagay, sir. Eh. Ah, mamaya. Wait nyo na lang kasi naglo-loading pa sa akin. Nag-upload pa lang yung mga sulat dito. So, yan. Sir, what if di namin research teacher si Sir Ray? Kaya nyo yan. Malapit yan. Yan, na-upload na yung mga sulat. Dapat lalabas na yun sa inyo. Paka-check na lang kung lumabas na yung sulat. Yan. Yun, okay na po, sir. Yun, okay na. Good. Focus na lang kaya tayo sa isa dun, pre. May pinaka, ano, onting, ano ni Sir Mark. Sige, pre. Mark. Ano yan, boy? Focus tayo sa isa, pre, sa pinaka onti dun, boy. Tapos tadagdagan natin. Kailangan tatlo ata, eh. Hindi, kahit isa lang naman, eh. Kasi pag napasa na natin yun, inayos natin, pero ito na po yung isa. Ginayon. Okay, Mark. Bali, gabi isang... yung kay Mark yung pinakamalupit, eh. What? Is this even relevant? Sir. Sakit. Sakit, pre. Isa muna yung feeling na ginamitan mo ng ano, 100% ng utak mo, tas what is this even relevant? Nadali ko. Kaya niya yan. Isa muna pa-consult natin, boy. Okay, isa na lang siguro, pre. Hindi na ito ata kailangan sa defense, eh. Sir, paano sir ilagay yung OneNote sa desktop? Alam ko kahit isa na lang kasi ilan din naman yung gagawin nating topic doon, pre. Ganding ending, mamimili tayo. Sir, pag ina-open ko, nasa PC eh. Update mo yung ano mo. Nasa Google Chrome, sir. Google yun, Chrome. May open and up din doon. Hanapin mo yung... may open and up doon sa taas. Isa na lang. Focus tayo sa isa. Anong send help yan? Anong send help? Sir, ang lusag mo na! Congrats! Sa
Sabi kasi sa inyo, STEM related eh. Tama naman, STEM related. Huwag na kayo magsasoksay, huwag kayo magko-community base. Wala kayong makukuwang survey kasi. Since that is a quantitative research kayo ngayon. Yun, since quantitative kayo, mag-scientific kayo ng research nyo para pwede nyo diretso sa capstone. Madali lang naman yan since quantitative eh. Quantitative data, ilan ang... for example, ilan ang community ng langgam sa bahay ninyo? So, anong effects nun sa inyo? Sir, saan dito yung open insight? Ayoko na. Open in app. So, may taas yun. Click mo yung link tapos may label, may lalabas na open in app doon. Sir, paano po sir pag hindi po tumutulong si Joseph Martin dato sa research nyo? Pag di kasi tumutulong, pag di kasi tumutulong sa research, mababaog. Tumulong na. Shopee shake. Dapat pinagsasapak natin si Dato, pre. Ay, wag naman. Grabe naman kayo. Okay. Wait. Tinakos ko yung... Sir, ito nang nangyayari, sir, Diba, sir, pagka-click ng link? Ah. Ayun, sir. Diretso siya bukas, sir. Oh, kaya nga, bukas dapat yan. Tapos nandiyan sa taas yung opening up. Saan ba na dito, sir? Kamaya, intayin mo siya matapos. Halma ka lang. Sige, sir. Yeah, wait mo lang. Nag-i-stop siya sa ganyan, sir. Eh, yeah, bakit ganyan? Tingin link. Tingin link. Net, sir. Oh, dito pa. Dito na lang, dito. Dito, sir. Sabi sa inyo, huwag kayo mag-soksay na. Huwag kayo mag-soksay na topic. Wala kayo makakuwang responses. Ay. Yan, pa ano muna, pa stop na presentation. Okay na po, sir. Wait lang. Sir, lol tayo, sir. Si Odi yung lalaro ko eh. Si Odi. Mobile, sir? Para, lol, huwag na tayo mag... Para, si Odi, sir. Ano rank mo, sir? Baba lang. Ano na, sir? Kami, legend ko na. Ay, hindi, ano rank ano mo na, sir? Elite ha? Lang, elite. Elite lang. Mayabang. Pinsa ko lang laruin na. 2. Larong-daro ka na. Too good ba yung title mong drug lord? No, pre. Yun na lang, tol. Ano, pre? Yung sa akin na lang, pre. Since ako yung may pinakamagandang topic na nabuo doon, pre. Pre, ang dami-dami ko sinasuggest na title sa inyo. Ayaw nyo naman. Diyan pa si Prince. Bano? Wala niyata si Prince. Yung topic nga eh. Topic tsaka SOP. No. Kita mo? Ayan o, opening desktop. Alam mo sila Yuga, baka may topic din ka mo sa CLR mo. Dapat, okay, datanim sana tayo magbibigay pre para anim yung rejected sa atin. Para mas marami. Mas marami yung ano, ibabite ni sir. Pag ganyan po ba sir, hindi updated? Mas maraming pula. Siguro mag-ano ka. I-update mo yung Windows 10 mo or kaya naman check mo sa sa Microsoft Store yung OneNote for Windows 10. Sa Messenger tayo mag-call. Tu, sa puhan. Mark. Ngayon na? Oh, pre, ngayon na. Lo, bobo ni Tricio. Lo. Sir, minumit ako ni Tricia, pal. Wala kayo dyan. Gilit na gilit. Ang ingay mo kasi. Ikaw, bobo. Pabuhat. Yan, since di pa natin natapos yung discussion, next week na lang yung quiz. Sige, sir. Sige. Thank you, sir. Tara, sa puhan.
Isin na natin, research natin, pati si Dato. Para di tayo nababice ni Sir Pre. Uy, umalis na siya. Kaya, alis na lang kayo dito, dito kami tatawag. Alis kayo dito lahat. Kami nagagamit dito. Kami pa nag-adjust. Sa amin na to, sa amin na to. Ingan, advice tayo. Sa amin na to. Amin lang. Alis muna kayo, mag-uusap kami sa research. Kaya na yung sila piyentol. Oh, pupuntahin mo sa link, pupuntahin mo sa link. Sama mo sila. Bobo, kasi messenger na lang tayo. Tara, tara, tara. Bobo ka. Tara, tara. And now, end na to, mga bobo. Si Prince Bobo maglol. Walang pinagbago. Tapabuhat, kahit kailan. Pabuhat ka lang eh. Labat na gulo ito. Kapal na mukha mo, pre. Bilib na bilib ka sa lisid ko kanina. Uwe. Teka, ano na ako? Sa messenger na, sa messenger na. Leave ka na, Ben. Mag-uusap ka. Dito na lang. Tangin na mo. Basta naman dyan, pre. Pading ng puta. Diyos ko ay sariwa. Habang nagbibira ng kan. Uy, ano to? Tangay na ba't wala? Ito ang noong pulot. Gago, ba't di ko kayo marinig? Gago, di ko kayo marinig, pre! Ang hina! Hello? Ang ina mo, Migs, di ko kayo marinig. Di ko kayo marinig, gago! Gagi, di ko kayo marinig, pre.
Di ko kayo marinig, gago. Ano na, pre? Gagi, tatlo yun, syempre. Ano sabi? Pero rejected yan. Tsaka ako pre. Say na. Kanina. Open lang yan. Ano na minigilip. De yung first nasa si Pil kasalita ako di ko marinig gagit sa kasalita ako tanggit.
Hello. Kami naman. Hindi mo marinig. Igag! Ang kesa may...